titigan at isipin mo lamang siya at siya po ay mababalisa sa sobrang pagkamiss sa iyo. Hello mga guys, kumusta kayo? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. And sa araw na ito, ay isa na namang video ang aking ituturo sa inyo na simpleng gabay o simpleng pamamaraan na makakatulong sa atin. At bago ang lahat, gusto ko lang mag-disclaimer sa mga taong hindi naniniwala at hindi gusto ang mga kagaya nitong video. Please skip this video and maghanap kayo ng videos na gustong-gusto nyo. Dahil ang video na ito ay para lamang ito sa mga taong naniniwala and gusto mag-try. And shoutout muna sa mga nagpapa-shoutout. Hello kay Lisa Ahmed from Cairo, Egypt. Syed Ayesha from Saudi Arabia. And last, Mon Musaid from Abu Dhabi. Hello po sa inyo. Mag-iingat po kayong lahat, lalong-lalo na kayo ang nasa abroad. Mag-iingat po and pray po palagi dahil malayo po kayo sa inyong pamilya. So, mahirap pong mag-isa and malayo sa pamilya. And ayun po, gusto nyo ba na mababalisa si target or si ex saka kamis sa inyo? So, ito ay pwedeng gawin po kahit sa inyong kamag-anak or kahit sa tao na gusto ninyo, na halimbawa ay may gusto kayong tao at hanggang ngayon ay hindi kayo pinapansin. Gusto nyo ba na kahit wala kayong relasyon ay mamiss kanya? And talaga namang mababalisa siya. And syempre higit sa lahat sa ating mag-partner, no? So, pwede ito sa mag-partner and yon sa mag-ex and nagkakalabuan na at ayun sa hindi or sa inyong nagugustuhan. At ayun po, kapag ano, pwede ito and pwedeng-pwede ito sa babae to babae and lalaki to lalaki. Syempre naman, pwedeng-pwede ito kahit nasa malayo kayo sa isa't isa at magkalapit. At sa materials naman na ating gagamitin natin dito, kailangan nyo lamang dito maghanda ng kandila kahit na gamit na tulad nito. So, ayun po, lagi ko po itong ginagamit sa aking pag-re-ritual o sa taong gusto kong mabalisa and maalala ako. So, kandilang pula or di kaya pink. Kung gusto ninyo, kung wala talaga kayong pula or pink, kandilang puti po. So, puti, kung meron kayong puti, kahit nagamit nyo na ito, basta ang importante ay may kandila kayo. And syempre, kandila at panindi dapat. So, posporo and lighter po. Kapag ready na ito, ay ang inyong ihanda po ang inyong sarili. Kailangan dito ay talagang mag-focus ka at kailangan na handa kayong gagawin ito at sisiguraduhin po ninyo na walang makakadistract sa inyong gagawin. Ikaw lang po dapat mag-isa naggagawa nito and siguraduhin po ninyo na tahimik po dapat ang lugar. So, dapat po ay tahimik and hindi po siya yung tipong hindi kayo madidistract kapag gagawa po kayo. So, ayun, kapag ready ka na, ay pwedeng-pwede mo na itong simulan. Ang gagawin mo lamang, sindihan mo lamang ang kandila, kung ano man yung kandila na gamit mo. Ngayon, kapag nasindihan mo na ito, ang gagawin mo ay napakadali lamang. Titigan mo lamang ang kandila, yung apoy po. Titigan mo yung apoy, dapat po iimti mo ang inyong isipan. Dapat wala po kayong iniisip na mga problema kapag gagawin ninyo ito. Nakasintro dapat ang inyong isip sa kandila at nakasintro po sa taong inyong gagawa at i-visualize nyo po siya. Yung tipong sa pagtitig mo sa kandila, sa pagtitig mo sa apoy ng kandila, na para na bang mukha ni target ang inyong nakikita, yun dapat ang inyong gagawin, na parang mukha ni target ang inyong nakikita sa kandilang ito or sa apoy. And habang tinitigan mo ito, focus po dapat, focus ka po dapat at sasambitin mo ng 21 times yung pangalan at apelyido ni target. Dapat ay nagagaling po sa inyong puso ang inyong paggawa para mabilis itong mapagana. So, ang gagawin ninyo, habang kahit sa isip lang, mas maganda na isip yung gagamitin ninyo at hindi po kailangan na maririnig yung boses ninyo. Or pabulong, pwede siya pabulong. So, ang gagawin ninyo, titigan ninyo ang kandila and focus po dapat
na hindi ka lumagpas sa 21 times. Pangalan, apelyido ni target, titig sa kandila dapat, at sabihin mong mababalisa ka sa sobrang pagkamis sa akin. So, ayun po, pangalan niya, apelyido, mababalisa ka sa sobrang pagkamis sa akin. So, ayun po ang sasabihin mo, 21 times po ito dapat. At sisiguraduhin po ninyo na hindi kayo sumobra sa 21 times at hindi kayo magkulang. So, kayang-kaya nyo yan. So, ang gagawin ninyo, dahil ako po, kapag gagawa ako ng ganyan, habang binibigas ko, yung mga daliri ko, nagka-count. Nagka-count yung daliri ko, nafo-focus ako sa paggawa, tapos yung daliri ko nagka-count para hindi ako lalagpas na sakto po na 21 times ko siyang paulit-ulit na sinasambit yung kanyang pangalan at apelyido. So, ganyan po ang inyong gagawin para po hindi po kayo makalimot kung ilang beses mo na itong nasambit. Dapat habang binibigas mo, nakakount yung daliri mo, yung dalawang kamay mo, nakakount po yan para hindi mo po ito makalimutan at hindi po siya lalagpas. So, kayang-kaya po. So, ayun. Dapat po, i-recommend ko po sa inyo ang paggawa sa gabi dahil yun po yung ma-proof ko sa aking sarili na mabilis siyang gumana kapag gabi. Yung sobrang tahimik na yung kapaligiran, mabilis ka pong maririnig ni universe. And yung target mo, alam nyo ba na hindi ito makakatulog at walang iisipin magdamag kundi ikaw. Yes po, dahil yun po ang mangyayari or yun po kadalasan na nangyayari sa target ko, lalo na kapag kami ay nag-aaway, talagang hindi siya makakatulog kapag ganun yung ginagawa ko sa kanya. Dahil kami po, ng aking partner is LDR po kami, kaya minsan hindi po or part po yan sa ating partner na mag-aaway talaga and hindi nagkakaunawaan. So, kung gusto ninyo na yung partner ninyo ay hindi kayo kayang tiisin, so ganyan po ang inyong gagawin. At hindi matatapos or hindi maabutan ng magdamag yung partner ninyo ay talagang tatawag sa inyo kapag magka-LDR kayo. So, gawin ninyo ito ng kahit anong araw at kahit anong oras po. Wala pong problema. And ayun po, sa nasasabi ko na sa inyo, mas maganda na gabi ninyo ito gawin kapag tahimik na ang paligid. So, ayun, kung may mga katanungan kayo, mag-comment lamang sa baba o pang ma-replyan ko kayo. Bye-bye everyone. God bless us all.